Ito pong panghuli po namin na banner program, ang tawag po natin dito ay yung Community Empowerment Through Science and Technology. Dito po, simula po doon sa setup, sa GIA, at saka po dito sa CEST. Ikuwento po lang po no, yung tungkol po dito sa solar energy system. Muli po ako ay nagpapasalamat sa aming director dahil binigyan po niya ako ng tsansa na ako po ay makapunta sa ibang bansa. Hindi lang po isa, nakatatlong beses po ako actually na pinadala sa training. So tungkol po dito sa solar energy system. So nakakatuwa po na ito po ay na ilagay natin. Kumbaga nagkaroon po tayo ng mga initiative dito. Hindi ko po kalilimutan si Mayor Nancy ano po ng Buena Vista. Actually meron po tayong project doon na tungkol po sa solar energy system. Ito po ay nakalagay doon sa school. Ang nangyari po, dalawang buwan po pagkalagay natin ito, kasi po yung school ay ginagamit po ng evacuation center, nagkaroon po ng bagyo noong time na yon. So tamang-tama, yung mga tao po na nag-evacuate, nung pagpunta po nila doon sa evacuation center na meron pong solar energy system, hindi ho sila masyadong nalungkot kasi ho meron silang kuryente. At ang pinakamaganda po dito, hindi po tumigil ang LGU Buena Vista. Ang ginawa po nila simula po noong 3-4 years ago hanggang ngayon po, yung 15 schools po nila, lahat po yon ay meron ng solar energy system. So, yun po yung mga solar energy system na meron hong battery. So, tinesting din po namin sa aming opisina. Ito pong tinatawag nating grid tie. So, ito po nakakabit din sa Marelco natin. Ano ho? So, ibig sabihin, pagka walang kuryente, wala din po. Pero ang kagandahan po nito, dahil ang opisina po ng DOST ay kumbaga nag-ooperate po tayo maghapon lang. Ano ho? So, kumbaga, pagka po maganda ang sikat ng araw, yun pong kuryente na ginagamit sa opisina ay galing po sa sikat ng araw. Siguro ho, para mas ma-appreciate natin, dati po, ang binabayaran ng office namin sa kuryente, umaabot po ng 3,200 hanggang 3,500. Ngayon ho, minsan 1,000 o kaya po ay 800 pesos. So, yan po ay kasama po sa mga priority natin, ang pag-provide po ng solar energy system, lalong-lalo na po doon sa nabanggit ko kanina sa setup at saka po doon sa GIA. So, puntahan ko naman po itong CEST na binabanggit ko kanina. Ano po? Ito pong Community Empowerment Through Science and Technology. Sir Romeo, sabi nga, kung tayo ay may programa para sa mga negosyante, so, nagkaroon din po, isa po sa favorite po ito ng Secretary ng DOST, si Secretary Fortunato de la Peña, ito pong CEST. Ano po? Kasi ang sabi po niya, sana daw po ay mas maramdaman ng mga kapatid natin na sabi nga na doon sa mga lugar na hindi ho ganun kaganda ang kalagayan. So, kaya po ito ay ginawa pong priority ng DOST. So, marami po itong component. Ito po yung meron tayo sa livelihood. Ang sample po natin dito sa IOC, ano ho? Ito pong pagbigay po natin ng alagain po na native pig. Actually, sa Romeo, itong native pig na to, ito ho, malaki ho yung R&D o Research and Development na ginawa dito po sa Marinduque State College. Ang magandang kwento po dito, ang MSC po ang center ng pagdating po sa pagsaliksik sa native na baboy. Ano po? At ang DOST po ay naglagay dito sa pamamagitan po ng DOST Picard nang hindi bababa sa 80 million pesos. So, ganun po ka talagang tinututukan tong proyekto na to. Dahil nakaproduce na po ng magandang, sabi nga, kalidad ng native po na baboy. So, ito po ay nagbigay po tayo sa 20 o 20 po na pamilya sa Yook. So, tigda dalawa po yung ibinigay natin. At ang magandang kwento po, marami na po dito ang nanganak na at yung pong iba ay nakapagbenta na. Kasama rin po, ito po yung, actually parang isa to sa mga sinimulan natin, ano? Yung sa solar energy system. Meron ho kasing mga kabahayan sa Yook na talagang wala hong kuryente. Ang kanila hong ginagamit, yun hong it's either kandila o kaya po ay gasera. Si Romeo, siguro nakaranas ka dati na pagka ang ginamit natin gasera, ano? Paggising natin sa umaga, imagine mo yung ano natin, yung duminong ilong natin. So, ang maganda dyan, naayos po na, kumbaga, sa pamamagitan itong project natin na to, ay natuwa po yung ating mga recipients. So,
Kasama po yan, yun po yung isang magandang kwento dyan sa CEST, ano po, dyan sa UOC. Actually, Sir Romeo, yun nga pala, meron din po kaming ibinigay na ano dyan, water filtration. So, kasi po, doon sa lugar ay, ano ho eh, kumbaga ang kanilang pangangailangan sa malinis na tubig ay gano'n na lamang po. Kaya ito po ay nakita ng DOST at ang ginawa po ng DOST dito, yung pong inlagay natin na water filtration system, ay meron din pong solar energy system po na component. Idagdag ko na rin po, ngayon po meron ho kasing isang sityo, sityo Gala-Gala sa Barangay Yook. Siguro ho may mga 60 po na kabahayan doon na wala ho talaga silang nakukuhang tubig doon sa purok nila kasi medyo mataas po yun. So ngayon po, nag-provide po ulit ng assistance ang DOST. Kasama po natin ang LGU Buena Vista. Thank you ulit, Mayor Nancy. Ano po? So ngayon po, ongoing po ang drilling and hopefully, bago ho matapos itong May 15, ay installed na po yun at ang kagandahan po nito, Sir Romeo, ito po ay meron pong ulit na component na solar energy system. So, wag ho kayong masusuya or mauumay pagka po nagkwento kami tungkol po sa solar energy system. Ang maganda ho kasi dito talagang ito po na-appreciate. Sir Romeo, hindi lang ho dito sa ating ano, sa ating probinsya, ano ho. Yung mga kasama po natin sa DOST sa iba-ibang iba-ibang probinsya po ng DOST Mimaropa, lahat po ay meron pong project tungkol dito. So, isang area po na ang target din po natin para sa CES ay ito pong Sibuyaw. Imaginin po ninyo ang isang school na wala hong source ng tubig. Imaginin niyo ang kanilang comfort room. Hindi ho kayo magiging comfortable for sure. So, dati po ang ginagawa dito sa school, yun ho mga bata maagang pumapasok, ano? So, kukuha po sila, iigib sila doon sa ilog. Actually, medyo pababa po yun. Kaya, napakadelikado po doon sa mga bata. So, ang ginawa po natin dito, meron ho silang regular po na supply ng tubig na ito ho ay ginawa natin at naglagay po tayo ng solar energy system. So, isa pa po sa magandang project po natin ay ito pong sa Stingless Bee. Kung familiar po kayo, ang tawag po kasi dito sa atin, lukot o kaya po ay nukot. Hindi po ito liguan, ho? Mas maliit po ito sa liguan. So, dati po, Sir Romeo, nag-start kami nito, ilang taon na ba? Siguro 4-5 years. Kasama po natin dati nang nag-start tayo dito, ang Mission Alliance Philippines. Ito pong yung NMAP, yung Norwegian Mission Alliance. So, naniwala po sila sa project. Marami pong barangay ang naglagay sila, mga 10 hanggang 20 per barangay. Pero po dito sa Sibuyaw, madami po yung inilagay natin, parang nasa 80 yata na colonies. So, ito po, tamang-tama, meron po tayong isang expert from Lucena City na andito po siya ngayon. Yung nabanggit ko po kanina, meron po tayo sa training center, ongoing po ang training, at bukas po ay papasyalan niya ang area po natin sa Sibuyaw. So, yung pong mga nababanggit ko na tungkol sa mga trainings, medyo magpapasensya na lang ho doon sa iwa. Ano ho? Kasi po dati, kung mapansin natin, kumbaga lahat ng grupo o lahat ng individual, gusto ho nila training sa ganito at sa ganito. Pero ano po ang nangyayari? Bukas makalawa, wala na pong, kumbaga hindi na ho natuloy. So iyan po, bagamat kami po ay merong project or program po para po dito sa mga training and forums, talaga ho Sir Romeo, napaka-sigurista na ho ng DOST kasi po ang binabantayan po natin dito ay ito pong pondo ng bayan natin. Ano ho? So, ayaw naman po natin na masasayang lang. So, yun po yung tungkol sa ating mga trainings and forums.